Huwag kang papatay. Yan ang panglima sa sampung banal na kautusan ng Diyos. Pero paano nangyari na ang isang pari na siyang tagapagpalaganap ng salita ng Diyos ang siya mismong tataliwas at lalabag sa kautusang ito? Siya si Padre Juan Severino Maliari, ang kauna-unahang serial killer sa kasaysayan ng Pilipinas, na mayroong 57 kaso ng murder sa loob ng kanyang panunungkulan. Sino nga ba siya? Bakit niya ito nagawa? At paano ito nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pagpindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Maraming salamat po. Taong 1880s, ang Pilipinas ay nasa kamay pa ng rehimeng Espanya. Kaakibat nito ang pagpapalawig ng Kristyanismo na pinangangasiwaan ng simbahang Katoliko. Dahil malugod na niyakap ng karamihang Pilipino ang relihiyon, ninais din ng iba na maging instrumento sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. Kabilang na dyan si Juan Severino Maliari na nangarap maging isang tagapaglingkod ng Panginoon. Tubong Makabebe, Pampanga si Juan Severino Maliari. Taong 1809, noong siya ay naordinahan bilang isang ganap na pari matapos siyang makapagtapos ng theology sa Pontifical and Royal University of Santo Tomas. Maraming beses siyang sumubok na mag-apply ng posisyon bilang isang kura paroko o parish priest sa iba't ibang katolikong simbahan sa Pampanga. Ngunit dahil sa higpit ng kompetisyon, ay kabiguan lamang ang naging sukli sa kanya. Imbes na makuha ang kanyang inaasam na posisyon, ay naging pansamantalang katukatulong siya ng mga parish priest sa Pampanga, dahilan para magpalipat-lipat siya ng simbahang pinagsisilbihan. Hanggang noong 1816, dumating ang araw na kanyang pinakahihintay. Hinirang siyang opisyal na kura paroko ng Katolikong Simbahan ng Magalang, Pampanga. Sa katunayan, base sa mga dokumentong inilahad ng mga historians, si Father Juan Severino Maliari ang naging kauna-unahang Pilipinong kura paroko ng Simbahan ng Magalang, kung kaya't naging mas mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga mamamayan at naging mas malapit pa ang mga tao sa simbahan dahil isang Pilipino ang naging isang kura paroko. Bukod sa angking kabaitan sa mga tao, lalo pa siyang hinangaan dahil sa kanyang talento sa pagsusulat ng kaligrafi, dahilan upang hirangin siya bilang pangalawa sa pinakamagaling na calligraphy writers sa Pilipinas sa panahong iyon. Tumagal ng 10 taon ang kanyang panunungkulan, at sa loob ng 10 taon na ito, sa likod ng kanyang maamong muka at banal na pananalita, ay nagtatago pala ang demonyo sa loob ng kanyang abito. Sa panahong kanyang panunungkulan bilang punong pari, naging talamak ang misteryosong pagkawala at pagpatay sa ilang residente ng Magalang. Umabot sa halos buwan-buwan ay may nababalita ang patay o mga taong misteryosong nawawala ng walang bakas. Hindi sumagi sa isip ng mga tao napagdudahan si Father Maliari, dahil higit sa lahat, naniniwala silang hindi ito magagawa ng simbahan, lalong-lalo na ang kura paroko. Umabot sa 57 tao ang naiulat na namatay
sa panahon ng kanyang panunungkulan at nananatiling isang palaisipan kung sino ang tao sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito. Nabalot ng takot ang magalang Pampanga sa panahong iyon, at tuwing pagkagat ng dilim ay nagmamadaling makauwi sa kanilang tahanan ang mga tao. Ngunit sabi nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag. Malas nga lang ni Father Maliari ay dinapuan siya ng isang malubhang sakit, dahilan para hindi siya makapagmisa ng ilang linggo. Pansamantalang may humaliling pari sa kanya upang magdaos ng misa sa simbahan ng magalang. Hindi rin inaasahan ni Father Maliari na ito na din ang puntong mabibisto siya sa kademonyohang kanyang ginagawa. Minsan sa hindi inaasahang araw, nagawi sa kwarto ni Father Maliari ang paring humalili sa kanya upang kamustahin ang kanyang kalagayan. Ngunit sa puntong ito ay wala si Father Maliari sa loob ng kanyang kwarto. Dito na nagulat ang paring humalili sa kanya, sapagkat dito tumambad ang mga bakas ng dugo sa sahig at ilan sa mga bagay na pag-aari ng mga nawawalang residente ng magalang. Agad na inireport ito ng kahaliling pari sa mga autoridad, at kaagad naman na dinampot si Father Maliari sa loob ng simbahan ng magalang. Dalawang bersyon ng istorya ang umiikot sa Pampanga kung bakit ginawa ng pari ang karumal-dumal na pagpatay sa mga tao. Una, sinasabing ginagawang alay di umano ng pari ang mga taong kanyang pinapatay kapalit ng buhay ng kanyang ina na di umano ay kinukulam. Samantala, ang pangalawang bersyon naman ay nagsasabing si Father Maliari ay di umano mayroong sakit sa pag-iisip kung kaya't naging addiction na para sa kanya ang pagkitil ng buhay. Ikinulong siya sa loob ng 14 na taon habang pinagdedesisyonan kung anong parusa ang ipapataw sa kanya. Hanggang noong 1840, pinatawan siya ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Dahil dito, siya ang kauna-unahang paring binitay dahil sa krimen ng pagpatay. Siya din ang unang serial killer na nagmarka sa madilim na paksa ng kasaysayan dito sa Pilipinas. At ang insidenteng ito ay mas nauna pa bago ang makasaysayang pagbitay sa tatlong paring martir na Gomburza. Ayon naman sa isang doktor na nagngangalang Dr. Santiago, si Father Maliari ay di umano biktima lang din ng kawalan ng hustisya. Dahil kung mayroon siyang sakit sa pag-iisip, nararapat lamang na siya ay ikulong imbes na bitayin. Kayo mga Bright Owls, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Father Maliari? Mayroon din ba kayong mga topic na gustong pag-usapan natin? Comment nyo naman sa baba para malaman namin. Again, this is Kuya R and see you on my next video. Peace out! Kaibigan, kung nagustuhan mo at may natutunan ka sa videong ito, ay huwag mong kakalimutang i-like, i-share at mag-subscribe.